Iyon, kumusta mga kaistorya? Panibagong pelikula na naman ang ating pagkukwentuhan. Kaya naman, wala nang intro-intro. Simulan na natin to. Magsisimula ang pelikula sa isang lalaking nakahiga. Unang ipapakita sa atin, si Vince na walang gana dahil kadidivorce lang niya. Nagising siya sa tawag ni Neil. Samantala, si Neil naman ay nakikipagtalo sa isang babaeng kung kailan lang niya nakilala. Inakala niyang bayar ang babae ito, kaya naman nagalit ang beauty niya. Si Graham naman ay ipinapaliwanag sa boyfriend niya na hindi siya pwedeng sumama. Nag-flying kiss pa siya bago umalis. Si Mikey naman ay pinagsasabihan ng kanyang asawa at para hindi siya iwalayan nito ay nilagyan niya ng pandikit ang singsing na suot nito. Si Patrick naman ay mas gustong makinig sa kanyang iPad habang binubungangaan siya ng asawa niya. Nagalit ito dahil may plano pala silang makipagkita sa magulang ng asawa niya pero pinili niya ang mga kaibigan niya. At ito naman si Matt, may-ari ng comics shop. Makikita siyang nakipagtalo sa isang bata. Sa inis ng bata ay binalibag niya ang salamin ng tindahan ni Matt. Nagkita-kita na nga sa isang bar ang mga bida sa ating kwento. Pinag-usapan nila ang plano nilang happenings sa darating na weekend tulad ng paglalaro ng golf at iba pa. Si Vince ay halatang malungkot pa rin dahil sa divorce nila ng kanyang asawa at lalo pa siyang nalungkot nang makita niya ang larawan nito. Ang kaibigan pa nilang si Banksy ay na-late dahil nakalimutan nito ang cellphone sa loob ng kanyang bahay. At nang babalikan niya ito ay nakalimutan niya rin ang susi sa loob ng bahay. Sinubukan nilang tawagan si Banksy ngunit hindi siya makontak dahil hindi niya hawak ang kanyang cellphone. Ilang sandali pa ay dumating na ang driver ng sasakyan nilang inarkila. Nagulat sila na babae pala ang driver nito. Ang playboy na si Neil ay binansagan siyang si Candy pagkaabot ng bayad niya. Samantala, ngayon palang umalis ng bahay si Banksy. Nainip na ang grupo kakahintay kay Banksy. Kaya naman umalis na sila. Si Banksy ay minalas at tumirik pa ang sasakyan niya. Sa loob ng minibus ay tinanong ni Candy bakit sila pupunta sa lugar ng Mudley. Sumagot si Vince na dahil nakatira doon ang lola ni Mikey. Napag-alaman din ng grupo na mas marami daw ang kababaihan doon kaysa sa mga lalaki. Habang nagbibiyahe ay napahinto sila dahil may patay na hayop sa daraanan nila. Bumaba sila habang si Candy at Vince naman ay inalis sa gitna ng kalsada ang patay na hayop. Binanggit ni Mikey na nasa bakasyon ng lola niya pero huwag daw silang mag-alala dahil alam niya kung saan nakatago ang susi ng bahay. Biglang nag-ring ang cellphone at lahat sila ay tinignan kung kanino ito. Ang ex-wife pala, ito ni Vince. Matapos ang pag-uusap ay may tumunog na cellphone ulit. Lahat ay muling nag-check ng telepono. Para naman pala ito kay Mikey. Napuno na si Neil at kinuha na lahat ng cellphone at muling bumalik sa loob. Hindi nagtagal ay nakarating na sila sa Mudley. Dead end na ang daan at walang tao sa paligid. Sinabi ni Candy na hindi rin siya magtatagal at aalis din. Kaya naman naglibot ang grupo. Wala silang makitang ibang tao doon. Nainis na sila kaya naman nagpunta na lang sila sa malapit na bar. Habang si Mikey ay nagpunta sa bahay ng lola niya. Pagdating niya doon ay agad niyang hinanap ang susi ng bahay. Ngunit hindi niya makita. Si Neil naman ay pumunta sa CR. Habang jumijingle ay nakarinig siya ng parang may dumuduwal. Nang silipin niya ay nakita niya ang babaeng sumusuka. Si Mikey naman ay natagpuan na rin ang hinahanap na susi. Napansin niya ang marka ng duguang kamay sa may pader. Sa bar ay kinuwento ni Neil ang nakita niyang babaeng sumusuka. Habang nagkukwento ay may naamoy silang masangsang na amoy. Hindi nila napansin ang bangkay na nandun. Samantala, si Mikey ay nag-ikot sa bakuran nang bigla niyang makita ang babaeng nakasuot ng pangkasal na kinakain ng isang bangkay. Akala ni Mikey ay prank lang ito pero biglang kumuha ang babae ng palakol kaya naman napatakbo si Mikey. Sa labas ng bar ay nakakita si Vince ng babae na inakala nilang isang pulubi. Umanap sila ng barya na ibibigay nang biglang dambahin ng sundalo ang babae.
Naglabas ng kutsilyo ang sundalo at handa ng saksakin ang babae, pero agad naman siyang pinigilan ng grupo. Nalaglag ang kutsilyo, nadampot ito ng babae at aksidenteng nasaksak si Neil sa kamay. Biglang dumating si Mikey, inampas sa ulo ang babae gamit ang duwending rebulto. Nang tignan nila ito ay tumambad sa kanila ang nakakatakot nitong itsura. Ilang sandali pa ay naglabasan pa ang iba pang tila mga zombie. Minitbit nila ang sundalong walang malay. Mabilis silang bumalik sa minibus, pero pagdating nila doon ay natatnan nila si Candy na tila zombie na. Mabilis silang umalis at dumiretso sa bahay ng lola ni Mikey. Habang nasa bakuran sila ay napansin nila ang sundalo na tila nanghihina na. Pinayuhan sila nito na huwag pumunta sa kakahuyan. Bigla naman sumulpot ang babaeng nakaputi at pinalakol ang ulo ng sundalo, kaya nagtakbuhan sila papasok ng bahay. Tinignan ni Neil ang telepono pero hindi ito gumagana. Nainis naman si Mikey dahil sa pagkumpiska ni Neil na kanilang mga cellphone. Iba't ibang teorya ang naiisip nila bakit ito nangyayari, pero para kay Vince, tingin niya ay infected ang hangin sa lugar na iyon. Pero nagtataka si Mikey bakit hindi pa sila nagiging zombie kung sa hangin nga ito. Tingin ni Patrick ay mga babae lang ang tinatamaan nito. Nagising ang sundalo at sinabi nito na patay na ang lahat ng lalaki doon. Duda ang grupo sa taong ito. Gusto na siyang banatan ng ilan pero pinigilan sila ni Patrick. Habang nasa kusina ay nagpakilala ang sundalong si Sergeant Gavin at sinabing mga babae lamang ang tinatamaan ng virus. Dagdag pa niya, ang mga babaeng kumakain ng lalaki ay nasa gubat, kaya naman babalik sila sa minibus at aalis ng lugar na iyon. Umalis na nga ang grupo. Nang malapit na sila sa minibus ay nagplano sila kung paano mapapaalis si Candy doon. Napagkasunduan nilang magpapahabol si Neil kay Candy. Pumunta na nga si Neil sa minibus at hinabol na nga siya ni Candy. Kasabay noon ang pagpasok ng grupo sa minibus. Nagulat sila na may zombie rin sa loob nito. Mabilis lang tumakas. Pinilit kunin ni Patrick ang bag na naglalaman ng cellphone. Subalit, nabigo siya.